Ngayong araw, mamimitas kami ng saging sa bukid para maiuwi sa Baguio. Magtatanghaling tapat na kaya mataas at matindi ang sikat ng araw. Pakyat na tayo. Ayan, ginawa ng hagdanan. Dati, lupa lang siya, walang bato. At hindi siya simentado. Okay. Ayan, yan na yung kalsada sa baba. Kung saan tayo galing kanina. Okay, so medyo matirik ang daanan, paakyat. Pero sinementado at saka nilagyan ng mga bato para mas madaling akyatin. Ayan. Shortcut ba dito nga mapanja, Brian? Oo. Okay, so saan na tayo? Oh, sa pinakatuktok. Oh, okay. Aguray kayo dito, ito ang kami kitang dagi dyan, gala sa ba? Yeah? Naipo kami mit lang, Ustad. Ay, adsyangad om. Ah, sige. Ay, tachi marbe siya. Ayan, titingnan natin yung mga mangunguha ng saging. Ito iba? Okay. Oo. Ayan. So, mag-ingat daw kasi madulas yung daan. Okay naman siya. Ha? Sa bandang ito ay hindi na sementado ang daanan. Mas comfortable pa nga ang lupa na aking binabaybay. Ngunit may bahagi na medyo basa at maputik. Dapat ay dahan-dahan lang talaga ang paglalakad dahil maraming nakausling sanga. Okay. Nakapat. Ayun, nandun na sila. So, medyo malawak pala dito sa Funao. Ayan. Welcome to the jungle. Yeah, welcome to the jungle. Asan na ang pipitasin natin? Parang hindi pa ready ang mga saging. Pero? Ay na. Ay, Jay. Oh my gosh. So, yun pa. Kung nakikita nyo yung mga saging doon, ayun. So, yun daw ang kukunin natin. Ah, pero mataas yung mga talahib, yung mga damo. Kaya medyo mahirap siyang kunin. Ayun. So, paano yan, bro? Una sa lahat. Yes. Ay maghanap ng tamang daan. Okay. Oh, meron, meron. Oh, meron. Ah, ayan pala, oh. Ayan. So, yun yung papunta doon. Kinailangan niyang putulin yung mga matataas na damo dahil ito'y sagabal sa daanan. Ito yung kamuting kahoy. Ganito yung dahon niya. Sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan. So, ito yung kamuting kahoy. Mostly na mga pananim dito ay mga saging at kamuting kahoy. Pero hindi siya binubunutan ng damo. Kaya mahirap ang pagpunta dito. Yan. Pwede na yan, oh. Meron pang hinog sa taas. Kung nakikita niyo yung saging na yan. Ayun, may hinog sa pinakataas niya. Bale, dalawa. Oh, dalawa. Saka yung nasa likod. Oh, sige. Okay, malapit na. So, dapat dahan-dahan lang para hindi mahulog yung fruit o yung saging. Okay, ayan na. Ayan. So, tingnan nyo. May hinog. So, ito yung sinasabi nating organic. Walang mga pesticides o insecticides. Ayan. So, isa siyang nahinog.
Ayan. Okay. Oh, there you go. Okay, so tingnan nyo naman. So ito na yung napitas natin. Ayan, nahihinog na yung iba. So napakasarap nito. Organic at saka healthy. Ayan. Ayan. Okay. So kukunin pa natin yung nandun sa taas. Kaya pa ba, brother? Kaya pa. Okay. Ayan. So lilinisan muna yung paakyat. Mga sunflower ito na nagsisitayuan. Mahahaba at matataas. Kailangang putulin para makaakyat doon sa puno ng saging. Sabi niya ay may hinog, so hindi natin kukunin yung nandun sa taas. Kukunin natin yung nasa kabila kasi may hinog na rin na saging. Kailangan niyang linisan, putulin yung mga nagsisitayo ang mga sunflower plants para makapunta doon sa kabila at makuha yung saging na nag-umpisa ng mahinog. Ayan, so hindi natin nakikita dito kasi yung mga nakaharang na mga sunflowers at mga damo plants. Ayan. Saan? Ayan, so hindi natin mapuntahan doon. So, tingnan na lang natin pag nakuha na niya. Ayan na, parang mas maraming hinog sa nakuha niya. Ano bang saging yan, bro? Anong saging yan? Ha? Ito ata yung pambata na saging. Hindi niya alam, hindi sa sure. So, patingin niya. Wow. So, ayan, tingnan niyo, inumpisahang kainin na ng mga ibon, yung mga hinog. Di ba, ibon ang kumakain niya? Yes. Ayan, so, paubos na yung saging yung na ito. Mga wild rats. Oh, okay, yung mga wild rats at saka mga ibon ang umubos nito. Ayan. Well, ayun. So, nanguha na rin sila ng niyog. Meron palang niyog dito. Ayun. So, ilan yung mga buko? Buko ba yan? Yes, ma'am. Okay. So, mga buko. Pag sisihulugan yung mga niyog dito. Ayun. Tingnan nyo yung mga niyog dyan na hindi na napulot. Mga dried na niyog yan. Hindi ko alam kung pwede pang gamitin. Ayan. Nabubulok na yung mga iba dito. Pang coconut oil. Ah, yan yung mga yan. Yes. Oh. Ito may mga santol pa oh. Oh, ayan may mga santol rin. Ayan. Ano ka ba? Ayan mga cheese ah. Ayan mga hinog na, nagye-yellow na sila. Ayan ba yeah, siguro gusto ng mga bata. Masarap din yan, sweet. Starchy fruit siya. High source ng vitamins and minerals katulad ng iron. Pero mostly ayaw. Ayaw kainin ng mga bata. So, gusto niyo kumuha ng cheese, ha? Pumunta lang kayo na. Dito. Pumunta kasi only cheese, ha? Oo, ayan. So, mga gusto mong pumunta dito. Sa Tokokan. So, sabihin niyo na lang kay Cherilyn na gusto niyo manguha ng cheese, ha? Ayan, free. At unlimited yan. Yan yung pinakaayaw ko nung kabataan. Ikaw, o bakit ka natatawa dyan? So I'm sure ayaw niya din niya. That means si sang ayon siya sa akin, ayaw din niya yung cheese. What about you, Fidel? Oh. What? Oh. What? Okay, that's the expression. That means disagreement. So hindi rin siya sang ayon. So ayaw din niya ng cheese. Ayan. Yasiman? Ay, ang ganda dyan ka sa ija nga, tuti ko na dito eh. Bagi na. Ay, ang ganda dyan ka sa ija nga. Gumaad na boundary dyan ka bandang ide pa nga ito. Ayan yung buko. Oh, alam nyo di buko. Okay, sino? Sige na. Uminom. Ada ko may put straw. Ay, isave mo dito, Fidel? Ha? Isave mo dito? Ayan. So, ayan na yung mga bagong pitas. Tingnan nyo naman. Fresh na fresh, bagong pitas, organic. So ganito, pwede kang mamuhay dito ng makulay, masagana at malusog. Compared sa city life na maraming mga rikado ang mga pagkain. Organic. Oo, lahat dito ay organic kaya healthy siya. Maganda para sa mga bata. Natabat. Okay, ito na yung buko natin. Tikman natin. Ang tipangit. Gano'n na yung umay mo lang ito. Ang kalakalab iti. Igman na! Iti buko ko tinyawag. Okay, set one.
So ayan. Matabang siya. Not yet mature. Young pa rin siya. Hindi ready yung tubig ng coconut. Normally, dapat sweet siya. Pero ito is si matabang, hindi sweet, hindi ready. Drink yan, wala siyang coconut. Meat or flesh? So, pang inom lang. Pamatid, uhaw lang ito. Awan pa lang, flower pa lang. Awan na, pang summer. Ayan, mangga yan, pero walang bunga. Namumulaklak na siya. Siguro, meron na siyang bunga by summer this year. By May siguro. By May. So, yun ba ang, Yeah, usually summer yung anihan ng mga prutas dito. Lalo na yung mangga. Kabagkat ka kasi mo. Ito na pa paano? Oh, good landing. Ayan, so inaalis yung mga saging sa stock. Sinihiwalay para mas magaang buhatin pa uwi. No more. Wala na. Inubos ng mga ibon. Ano ba yung wild rat? Sila. Yung as in a wild rat na malalaki? Food. Ang umubos? Anya. Food. Oh. Okay, so may tawag sila dito sa Ili, sa probinsya. Food daw yung wild rat. Pero yung malalaking daga, talaga. Han nga masira din. Oh. Han? Oh. Debat ikinang tayo. Inuulam daw. Di picnic. Asan? Ang tiwalas na picnic. Okay. So ito yung isang saging. Tikman natin kung ano ang lasa. Organic ito, walang halong chemical. Very sweet siya. May pagka-sour pero nangingibabaw pa rin ang sweetness. Parang sweet and sour. Masarap. Napakasarap. Okay, so ayan na, ready na ang lahat. Oh, no. Tayo ay uuwi maya lang. Crying. Okay, so ito siya. Tingnan nyo. Yung sa pinakadulo ay inunahan na ng ibon. So, make sure na walang masasayang. Kaya kakain natin yung kalahati niya na okay pa naman. Lalagay na natin dito sa sako yung mga saging. Inalis na yung stock. So, yun yung nagpapabigat. Kaya ito na lang ilalagay natin dito sa sako. Pagbalik natin sa bahay, ay ililipat naman natin sa kahon para hindi mahinog dito sa sako kasi meron siyang plastic bag. So, ayan. Tingnan nyo naman, nag-iumpisa nang mahinog ang mga saging. So, make sure natin na ma-maintain natin yung freshness at para hindi mahinog agad sa biyahe. 6 to 7 hours yung biyahe, pabalik sa Baguio. Ayan, marami pang mga insekto. Anong tawag dito? Parang mga semi-scorpion. Semi-scorpion, tingnan nyo. So, marami siya dito. Namahay na yung mga insekto dito sa saging. So, ipagpag lang natin para maalis. Ayan, yaks. Ano ba ito? I-ibid yung mga ito. Ano bang tawag dito? Mama. Okay, so ayan. No more.